Alright, so welcome sa another episode ng Alin Yen Yen TV Vlog. For this episode, kung mapupunan nyo, ba't ako may katabing lampshade? Mayroon kasi akong bagong item na i-review para mas makatulong sa mga buhay-buhay nyo o sa mga tamad magbukas ng mga appliances nyo. Ito ang solusyon. I-review natin ngayon yung Lasco Echo Smart Plug. Oo, yan. Ilalagay ko dito sa tabi ko yung cellphone ko para makita nyo yung kung paano siya ino-operate. So basically, ano ba itong ginagawa nito? Itong Lasco Smart Plug na to is, ano lang siya, definitely ino-on-off niya yung outlet nyo. Oo, ino-on-off niya. Kaya nyo kontrolin siya via smartphone. Oo. So, unbox natin, ano ba ang laman niya sa loob? Actually, na-setup ko na itong akin eh. So, papakita ko na lang rin sa inyo kung ano laman. Ayan. Ito yung siya mismo. So, meron siya power button dito. And meron siyang ground. Oo. Huwag niyo pong tatanggalin yung ground niya. Tapos, yan lang po. Para mag-setup siya, kailangan niyo lang i-download yung Lasco app sa Play Store. Opo. Yung Lasco app. And then, ikakabit lang natin siya dito. Halimbawa, ito yung lampshade. Demo ko lang ah. I-on natin siya. Yan. So, nag-on siya. So, papatayin ko lang siya muna dito. Bunutin ko siya. Tapos, kakabit ko siya dito sa Lasco Smart Plug. So, ngayon, pag kinabit ko na siya dito, is, since nakaset na itong Lasco Smart Plug sa phone ko, pwede ko na siyang makontrol gamit yung phone ko. On-off nga lang. So, ngayon, ihasaksak natin. Ayan, saksak natin siya. Ayan. Yung Smart Plug is kailangan natin i-connect sa Wi-Fi. So, kung makikita nyo dito, ayan, yung sa cellphone ko, ito, kukontrol nyo ko yung cellphone ko. Pakita ko yung screen ko sa inyo dito. Sa cellphone ko, at dito yung Lasco na application. Ayan, nakapangalan air cooler pa. Pero pwede nyo pong bagu-baguhin kung ano yung pangalan yan. Kung air cooler or light, ito. Sige, ngayon baguhin natin. Pakita ko sa inyo paano po binabago. So, ayan, dito lang yung sa power on. Pag pinindot ko po ito, ayan, power off. Oh, so, napapatay ko. Hindi ko po kayo ginagoyo, ha? Tingnan nyo, umiilaw po yung wala pong nagtatanggal ng extension cord. So, pa-power on ko ulit. Oh, power on. Diba? Ang isa pang magandang advantage nito is pwede rin kayo mag-set ng timer. Siset nyo sa timer nyo siya kung anong oras siya mag-on or anong oras siya mag-off. So, dito lang yan. Ayan. Pwede tayo mag-add na schedule. Ayan, for the sake of lang, ha? Try natin yung mag-timer ngayon. Ang ibabase niya pong time is yung time po ng inyong cellphone tsaka yung date ng inyong cellphone. Since anong araw ngayon is Sunday, tapos anong oras na? 3:16 sa akin. Set natin siya mag-on siya ng 3:17. Ay, hindi. Nag 3:17 na pala siya. 3:18 natin. 3:18. Tapos, add schedule. Switch. Nag 3:17 dapat mag-switch on siya. Confirm. Ayun na. Tapos, paano kino? Ayun. Save. Ayan. So, 3:18, meron siyang switch on na feature. So, ang gagawin natin ay papatayin natin siya. Di ba, sinave natin yung 3:18 doon sa Lasco. Ano niya? Papatayin natin siya ng para mag-on siya kasi sinet natin is yung on siya. Di ba? So, saan natin siya papatayin na yan? Patayin natin siya. And antayin natin mag 3:18. Ayan, tingnan nyo sa phone ko. Magantay lang tayo sandali, mga 1 minute. Ayan o, nag 3:18 na. Nag-on siya mag-isa na hindi ko pinipindot. Diba, sakto-sakto. So, yun yung kanyang timer feature. Diba? And isa pang feature niya, isa pang kagandahan sa kanya, is pwede nyo rin siyang i-link sa inyong Google Home. Yun, yung kay pag yung inuutusan, kung ayaw nyo na pipindot, pwede rin via voice control. Oo, madali lang i-link. So, ito, sabi ko, babaguhin muna natin yung pangalan niya. Pwede natin baguhin yan, ito. Back tayo. Teka. Reset. Kailangan i-set kasi natin eh. Ayan.
Dito yung pwedeng baguhin yung kanyang pangalan, yung device information. Baguhin natin. Saan ba yung ano? Pagbago ng device. At dito rin pala yung pwede mo siyang i-pair. Ayan, no? Kung kay Alexa sa Amazon or sa Google Assistant. Tapos, ayan, dito yan yung name mo. Pinangalan ko kasi sa kanya air cooler. So, gawin natin lampshade. Lampshade. So, bakit ko inaano yung pagbago-bago? Kasi pag marami kayong ganito, is maraming device ang pwede nyo i-tap. So, ginawa ko na siyang lampshade. So, pagdating natin kay Google Home, pag na-link mo na siya, tingnan muna natin, napasok muna tayo kay Google Home. Ayan si Google Home. Di ba binago ko kanina? Ayan, no? From air cooler, nakalagay lampshade on. O, bakit mo siya kailangan i-on kay Google Home? Eh, pwede naman doon sa application. Kasi si Google Home, pwede siyang voice control. Ayan. Papakita ko sa inyo, ito. Tingnan nyo, ha? Hey Google, turn off lampshade. Kita? Turning the lampshade off. Oh, ayan. Nag-turn off lampshade siya. Di ba? Dahil doon sa ating smart plug. Pwede rin siya i-turn on, syempre. Ibalik natin. Utusan natin si Google. Hey Google, turn on lampshade. Oh, di ba? Turning on the lampshade. Oh, bumubukas. Pantamad na pantamad, di ba? Oh. So, hindi lang siya applicable sa ilaw. Pwede rin siya sa electric fan, pwede rin sa kung ano, sa rice cooker, sa ano. And ito pa yung isang advantage nito, kaya maganda rin bumili. Pwede mo siyang i-on basta meron kang internet at nakakonect siya sa wifi. O ito, papakita ko sa inyo. Papatayin ko yung wifi ko, mag-on ako ng mobile data. Ayan, papatayin ko yung wifi ko. So, technically, naka-on ako ng mobile data. Ayan, no? Nakikita nyo naman, naka-4G. Papatayin ko siya. So, ibig sabihin, hindi ako nakakonekta sa wifi, ha? Wala akong connection, mobile data. Ibig sabihin, kahit nasaan ako, basta may mobile data, pwede ko pa rin siyang patay bukas. Tingnan nyo. Hey Google, turn off lampshade. O, diba? So, ibig sabihin, kahit nasa sasakyan ako or nasa ibang bahay or nag-outing ako, baka akalain ng mga tao, walang tao sa bahay, pwede kong buksan yung ilaw, di ba? Parang in the same way, deterrent din yon. O, buksan na ulit natin, ha? Buksan ulit natin. Hey Google, turn on lampshade. Alright, turning the lampshade on. O, di bumuka siya. Diba? Basta meron ka internet connection, is ma-access mo tong Lasco smart plug. O, diba? Ang lakas makasosyal. Baka mamaya sabihin nyo, pang ilaw-ilaw lang. Naka-fix na kasi yung ilaw nito. Oo. Pwede nating baguhin yan. Pwede nating tanggalin at isaksak naman natin yung electric fan. Ito, i-demo ko sa inyo. Siyempre, patayin muna natin yung lampshade. Hey Google, turn off lampshade. Sure. Turning the lampshade off. Oo. So, balik muna ako ulit doon sa wifi ko para mas malakas yung connection. Pero at least nakita ninyo na kaya niyang buksan and patayin kapag kahit nasa malayo kayo. So, tabi ko muna itong lampshade na ito, ha. At ito yung electric fan, oh, pangpakita siya. Pero ito electric fan, dapat naka-on na siya. Oo, naka-on na siya. And yun lang yung hindi nyo makokontrol yung speed nyo. Pag hindi siya naka-on. Ayan, o. So, ay, naka-off pala siya. Tinurn off pala natin yung Lasco smart plug. So, ayan. So, ang pangalan niya is lampshade pa rin, di ba? O, pakita ko sa inyo. On natin via Google yung pantamad na pwede natin i-on via Lasco app yung pipindutin or yung pantamad. Utusan mo na lang. Hey Google, turn on lampshade. Okay. Turning on the lampshade. Ayan o. Kino, pangalan niya lampshade. Although pwede mo sabihin na turn on electric fan. Ang pinangalan lang kasi natin dito, lampshade. Diba? So, ganun din. Pwede rin i-timer yan. Same din. Same concept. Teka, medyo maingay. Patayin natin siya. Ayan, pinatay ko na lang siya via dito sa phone. So, yun po. Yun yung gamit niya. Pwede siyang kahit saan. Kung
anong appliances yung gusto nyong makontrol ng inyong smartphone, is kakabitan nyo lang yung last go. Although, hindi po advisable sa kanya yung may certain wattage lang po kasi siya na kaya. Actually, kaya po talaga ako kasi bumili nito. Ang balak ko is yung para sa aircon. Yung sa aircon, kapag sinaksak mo siya, kapag namatay yung timer ng aircon mo, is mag-on yung electric fan. So, sadly, hindi pala siya pwede iset sa, i-gamitin sa aircon dahil masyadong mataas yung wattage. Meron pong nabibili na mapang aircon talaga na smart plug. So, kung gusto nyo yun, yung ano, halimbawa, nasa biyahe kayo, pauwi kayo, gusto nyo malamig na agad yung kwarto nyo pagdating nyo, yun yung kailangan nyo bilhin. Mga nasa around 1.5 yata yun, yung mataas yung wattage. And meron din feature na pag namatay yung aircon nyo, biglang mag-on na lang yung electric fan nyo. Pero, hindi ko naman dinidisregard. Sabi ko nga, meron din tong timer function. Oo, meron siyang timer function. So, ang gagawin ko, kung ilang oras ko ito timer yung aircon ko, nakasaksak yung electric fan ko sa kanya, ina-timer ko lang rin sa cellphone ko kung anong oras siya mag-on. Diba? Kung mamamatay ng alas 12 yung aircon ko, edi siset ko lang sana na mag-on ng alas 12, parang parehas rin. Hindi ko nga lang magagawa yung i-on ko siya habang kung gusto malamig na yung kwarto ko. Hindi, kasi hindi po kaya ng wattage niya. Ito ay pwede lang po sa mga maliliit na appliances. Kaya electric fan, ilaw, rice cooker, mga ganon, mga router. Yun lang siya pwede. So, yun lang. If ever may mga katanungan kayo, pwede naman write down sa comment section. Kaya talagang sulit na sulit. Nakita niyo naman yung price kanina. Parang nasa 299 siya, almost 300 pesos. And yan, kung gusto nyo magpasikat or talagang tamad na tamad lang kayo mag-on ng mga appliances nyo, is lagyan nyo na nitong Lasco Smart Plug. Actually, yung iba pa, pwede rin yung i-record yung konsumo ng kuryente ninyo. Oo, ganun ka smart plug po itong, ano, hindi yung konsumo ng kuryente, yung konsumo ng appliances na yon. Kaya niya rin pong i-record. So, that's all. I hope nag-enjoy kayo dito sa vlog na to. And kung nag-enjoy kayo at nakatulong ako, please do consider subscribing. And then, usap-usap tayo sa comment kung may mga katanungan kayo. Thank you and God bless. Ingat kayo palagi. Bye-bye!